Isang umaga? Sobrang excited nga pala ako. Special na araw kasi ngayon ang ate ko. Na si Mama D ng Family D. Isusurprise kasi namin siya ni Dada D. Para sa mga hindi nakakaalam, si Dada D nga pala, yung driver ng tricycle na lagi namin sinasakyan. Kahit saan magpunta ang Team Dugyo, binenta kasi niya yung tricycle niya. At bumili ng bagong motor. Pag-upgrade kasi siya ng back-to-back na tricycle. Kaya abangan nyo sa mga susunod na buwan. Iba't ibang lugar na mapupuntahan ng Team Dugyo. Alam na pala muna, Prok 5. Dito nga pala kami dumaan sa Bukid. Dahil shortcut dito papunta sa mga mall. Maginhawa pa. Nadaanan nga din pala namin yung puno ng mangga na pinagtatambayan namin. Flex ko nga lang din pala muna yung chinelas ko na bili ko sa TikTok. Sobrang comfy at sarap niya kasing suotin eh. Tapos nakakita ko ng Ibik na mukha ni Bloomy. Kaya akala ko si Boy Skincare yun, hindi pala. Medyo nasad tuloy ako. Tatlong araw na kasi kami hindi nakikita. Hanggang ngayon kasi hindi pa siya nauwi, galing Cubao. Mga 20 minutes lang nakarating na kami sa Walter Mart. Pagbaba ko, meron nga nagpa-picture sa akin. Nahiya nga ako kasi pawis na ako. Halata tuloy kadugyutan ko. Charot! Pumasok na pala kami sa loob. Hinarap namin agad kung saan nakapwesto yung Goldilocks. Medyo malayo nga yung nilakad namin kasi nasa dulo pala. Challenging nga to para sa amin dalawa ni Dada D. Hindi kasi namin alam kung anong bibilhin na Kate. Pero pala yung mga tema-tema. Buti na lang nakita namin yung nakasulat. Tinuro niya yung pang-celebration. Kaya naman naglagay na ako ng sulat. Nag-decide kasi kami. Yung cake na bibilhin ko ay pamimigay sa kapitbahay. At yung cake naman na pinili niya, yun yung kakainin namin. Laging meron ng kapitbahay kasi lagi rin naman sila nagbibigay. Ito nga pala yung cake na napili ko. Buti na lang na ihabol ko yung sulat na from Kuya Dugs. Chocolate mouse flavor naman yung napili ni Dada D. Tenen, sigurado ako excited na mga kapitbahay namin. Pero syempre hindi happy ang birthday. Kung walang Jollibee, kaya naman pumila na ako. Short story time nga pala. Nung pumila ako at ako na yung order. Hindi ako naka-order, kailangan palang umorder doon sa pindot-pindot. Nakalimutan ko kasi. Kaya ayan, bakto pila tuloy ako. Pero okay lang, worth it naman ang paghihintay. Medyo naribago lang ako dito sa lagayan nila. Wala siguro kasi ang paper bag sa isang bucket. Okay na itong panghanda namin, kaya uuwi na kami. Simple lang naman kasi kami maghanda. Dati magluluto lang kami ng ulam. Tapos yun ay pagsasalusaluhan namin, okay na yun. Pero ngayon nakakapag-Jollibee na kami. Kaya nang pag-uwi ko, buti naman wala pa sila. Eh, kasi hindi ito magiging surprise kung sakaling andito na si Mama. Dahil medyo maaga pa naman at tanghali na punta si Mama di sa amin. Yung kapatid ko nga pa lang si Joselito. Ay magluluto ng ribs. Grabe, ang laki na ito. First time ko lang ito matitikman. Bongga na naman ang handa ni Mama D. Dumating na nga si Mama D pero hindi ko nakuna ng video. Na surprise naman siya. Siyempre alam nga naman ipatikto ko pa, diba? Mas okay yung totoong reaction. Pagkatapos ng kantahan, kanya-kanyang kuha na ng pagkain. Kumuha na ako ng fried chicken at ng spaghetti. Grabe, wala pa ako ginagawa. Pawis na ako. Naghati-hati na lang yung iba sa chicken. 8 lang kasi yung chicken na 11 kami sa bahay. Habang kumakain nga pala kami dito, umuubo si Boy Ubo. Ibig sabihin no, nasasarapan siya. Kaya lang nagagalit si Joselito kasi hindi siya sanay. Hindi niya alam kaya lang naman naubo si Boy Ubo kasi masarap. Grabe, kumain lang naman ako pero para ako nakipagbakbakan sa digmaan. Pagkatapos humingi na ako ng mga plato sa kapitbahay. Pasensya na sa inyo kasi cake lang yung maipamimigay namin. Ito lang kasi yung handa namin. Una ko nga palang dinalhan si Mama Blue. Sunod naman ang mama niya na si Mami Divine. Sunod naman ang pisa kong balikbayan galing Qatar. Si Ichan Bunga naman na sobrang thankful at tuwang-tuwa, hindi lang halata. Sumakto pagkatapos kong mamigay, dumili mang panahon. Kaya umuwi na ako dahil pagod na ako. Kaya matutulog muna ako para magpahinga. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!